O kami naman, since si husband kasi, hindi talaga siya 100% na sold out. Okay. Naka-note naman siya ng good. And guys, kung gusto po ninyong malaman yung mga binisita naming mga area and specific communities, feel free to comment community. Hi guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga sa Pilipinas at magandang hapon sa Canada. Naisip ko na dalin kayo dito guys sa aming deck since hindi ko pa ito napakita nung nag-house tour tayo. So yan, ito muna yung aming backyard. So wala pang ganap, wala rin pa kaming hagdanan sa deck dahil sa kind of intended talaga siya na hindi pa gagamitin kaya wala pang hagdanan. So, naghihintay pa kami ng go signal ng aming builders kung pwede nang galawin yung aming backyard. Meron din pang deposit na binigay kami sa builder para pagka napagawa na namin yung sa backyard, nalagyan na ng mga damo. Tapos may mga parang requirement sila na kung ilang puno or bushes, ganon. So basically pagka naayos na namin yung aming backyard, yun, tsaka nila isusoli yung deposito namin na I think nasa 2,500. So yun yung binayaran namin kasama na yun nung nag-deal kami, nag-sign ng contract at nagbayad ng down payment. So nandun na lahat yun. Tapos even yung baba ng deck, yung ilalim niya, lalagyan ng cardboard or basta may cover siya, may bayad din yun. So I think kung tama ulit ako ng tanda, nasa 3,500 naman siya. So yun lang din talaga pagka nasa high visibility ka, katulad kasi nito yung sa amin, backing the trail kami. So high visibility daw, kaya required na takpan yung aming ilalim ng deck. So, ayun. Ayun si Jessie and nagbabike siya tuwing hapon. So, it was a big change din sa aming setup and routine nung lumipat kami dito sa aming new house. Freely, nakakapagbike na siya. Unlike kasi sa dati naming apartment na highway, diba yung tapat namin. So, sa mga nakasubaybay sa amin, yun, familiar na sila sa surroundings. And ayan nga guys, ito na yung aming nabiling sofa. Ito yung unang-unang batch na dumating na furniture sa amin. At dahil white siya, ay meron siyang stain protection insurance. Mura lang naman and covered na ng 5 years. So kumuha na lang din talaga si husband. Pagka naman tiyan siya, meron silang binigay na pang spray at matatanggal din. Pero kung talagang hindi matanggal, papalitan nila ng bago. Siguro hindi naman agad-agad na papalitan. For sure may mga susubukan pa sila para matanggal talaga. Ano ba yung ginagawa ko sa background? Nagtututuro ako. So, ayun. Kinukwento ko dito na yung dalawang katabi namin, left and right, ay nakalipat na rin sila. And actually, good thing lang din na sabay-sabay kami halos natapos. Yung nasa kabilang side, after nauna sila, then after 2 weeks, sumunod kami na makapag-move in. And then itong nasa kabilang side naman, after a month, ayun, nakasunod sila sa amin. So, it's a good timing din kasi para makaiwas na rin sa alikabok. So, yung pagbungkal ng lupa, talagang tapos na. Sabay-sabay kami halos na nagbungkal ng lupa. Kaya, nung natayo na yung bahay, medyo graduate na sa alikabok. At may nagtanong nga din sa akin sa FB. Talagang medyo active po tayo sa aming FB. Please follow na rin po ang aming FB profile. Ilalagay ko po ang link sa comment section. So ayun, ang tanong po ng aking kaibigan doon sa FB ay mas happy po ba kayo pag puro Canadians ang ka-neighbors nyo? Congrats! So thank you. So far, very very happy po. Wala naman kaming problema, wala naman kaming issue. And talagang majority lang dito sa amin, sa aming street. Pero avenue talaga yung aming address. Yung aming helera na yon, majority ay mga Canadians po. So meron lang naligaw kami na Pilipino, tapos yung isa na
Hindi ko alam kung African sila or Nigerian. So, yun, unang-unang naging kaibigan din namin yung mga Nigerian na yun, or basta black po yung kulay nila eh. By the way guys, i-video background ko lang aking pagluluto ng baked chicken as requested ng mga kiddos. So ayun, going back, very friendly naman sila and ayun, nag-uusap-usap pagka nagkakasalubong, and same thing din sa mga Canadians na mga katabi namin. Okay naman, talagang civil and wala naman kaming masabi so far. At ngayon naman guys, ipapakita namin yung lote and kung saan, location reveal, kung saan talaga dapat kami kukuha na ng bahay. And merong tayong picture. Nung mga kasagsagan nun, ginagawa pa lang yung show homes nun. So magiging show homes dapat tong model house na pinili namin. Talagang ano eh, nakwento ko nga sa vlog, pasay na kami talaga. Kind of kinabukasan na yun, kung di ako nagkakamali, 2 days or 1 day na lang magsasign kami. So ito ngang naging agent namin, kasi nabisita namin yung show homes niya days ago, tapos naka-leave siya, and nung mga time lang na yun na-contact niya kami. Tapos sabi niya, may papakita akong lote sa inyo, baka magustuhan lang ninyo, i-check lang, kumbaga no commitment. So pero ayun nga, ang dami na kasi naming meeting sa kausap namin, and then ano na, talagang contract na, dapat nga magda-down payment na kami, like kahit reservation lang na amount, sabi ng agent, kasi nga naka-promo pa, pero malapit na talagang mag-end. Nagkaroon na rin kasi ng mga negotiations and tawad si husband dun sa package na yon, house and lot. So talagang sign na lang and down payment, good to go na. Nakahanap tayo guys ng reference sa lote. So nung pinuntahan namin ito, ganitong-ganito siya actually. Sa northeast location po yung dapat madideal namin. So malapit siya sa Manning Drive. So ako, bali first time namin sa northeast, kasi nung nag-apartment kami, nasa south end area po kami. So dun, just to give information lang din sa mga nag-aay na rin ng mga taga-ibang province, Ontario, kasi marami na rin po ako na-encounter na nagtanong sa akin. So yung south area po ng Edmonton, mostly doon ay mga new communities. So, bagamat, masyado malalim, malayo siya sa downtown, eh, meron pong malapit na mga malls, katulad ng South Common, Kingsway, Southgate Mall, meron pa yung isa, yung outlet din. So, hindi siya ganun na, kahit na malayo nga sa Edmonton, hindi siya liblib. So, lahat ng kailangan mo ay nandoon sa surroundings mo. Hindi siya malayo. And mostly mga new built communities. So, mga bago ng mga community, neighborhood. So, pagka malapit naman po sa downtown, dun yung medyo mga old communities na, kasi nga mas naunang na-establish yun. Tapos, syempre, habang nagbibuild ang Edmonton, palabas na, kumbaga, palayo na unti-unti doon sa center sa Edmonton. So, sa amin naman, wala kaming problema sa south area, sa south end, kasi lahat nga ng kailangan mo, kung mag-mall kami, merong mall in 10 to 15 minutes, schools, medical clinic, or walk-in clinic, kasama na rin ang mga dental clinic, lahat talaga. Eto na guys, yung lote, yung community. So, makikita nyo talagang wala pa kayong makikitang kahit ano. So, except sa mga nagawa nilang daan, wala pang ilaw ng mga poste, wala pa talagang playground, wala pang show homes, ganun. Ay, hindi. Actually, nung bumisita kami, meron ng dalawang show homes, pero yung isa under construction pa, yung J-Man. Pero talagang ganito yung itsura niya, as in, blanco lang. So, wala pang nagagawa.
okay naman din sana dahil maganda yung makukuhang lupa, bigger siya, at the same time mas mura pa rin compare sa nakuha naming lupa ngayon. Pero meron kasing malapit din na train dito, so dumadaan siya. Though hindi naman siya ganon na ka-significant yung ingay niya pag dumadaan. Tapos may mga poste din ng kuryente somewhere doon. Yung tipong mga wirings niya nakalabas, yung parang sinauna talaga. Though hindi naman ganon yung mga poste na gagamitin sa surroundings ng community. Tapos kind of yung papasok niya kasi doon, yung babaybayin mo like 2 to 3 minutes siguro. Mga puno-puno, halahalaman, ganon. Parang may pagka-secluded area siya. Tapos malapit siya sa mga oil refineries. So pagpunta pa lang doon, kung galing ka nga ng south area, madadaanan mo yung mga naglalakihang oil refineries. Tine-check ko naman din yung air quality pagka nandun kami. Naka-note naman siya ng good. And talagang may mga malalapit na doon na mga communities, mga bahay-bahay. Meron na talaga, mga old communities din, meron din. Pero yun nga lang talaga, parang hindi lang ako ganun ka-comfortable na ayun, may natatanaw ako or nadadaanan na mga oil refineries. Kasi malapit lang din talaga siya. Pero siguro, na-check ng government. Kasi nga, ang dami ng mga communities na nandun. And for many years, nandun na talaga yon. Kaya nga lang ako, parang hindi lang ako ganun na 100% na sold out. And ito naman guys, dapat yung itatayong bahay. So, kung mapapansin ninyo, open to below ulit siya. Yung high ceiling siya, kumbaga. Sterling po yung builders. So, Atlas dapat ito. Yan ang pangalan ng layout. And then, may pagkakaiba rin sila kahit papaano. So, mamaya sasabihin ko. So, ayan. Ito yung interior niya, yung show homes. So, ayan. Magkaiba din sila ng presentation ng dining table and ng kitchen, tsaka mga windows. Parehas lang sila dito sa sala na may mga big windows sa living area. Ayan. Pero magkaiba na sila ng presentation sa dining area. Ayun, nandun sa dulo. Tsaka wala na silang spice kitchen. Kung napanood nyo po yung house tour namin, meron kaming spice kitchen. Parang kumbaga naka behind the scenes siya na lutuan na small kitchen. So dito sa Sterling Homes, wala. At yung dining area niya, yun kagad ang una mong madadaanan mula sa front door. So, since nasa dulo nga itong living area tsaka yung kitchen. So, iba yung layout niya. Ayan. Tapos yung deck niya dito, mas smaller siya compare sa nakuha namin kasi tatlong column yung sa amin dito sa current house. So dito dalawa lang. And then hapyawan natin yung nakuha naman namin na bahay talaga, yung current home namin. Though magkaiba sila kasi nga customized yung sa amin. Iniba namin yung mga kulay ng cabinets. May mga tinanggal kami kasi balak namin na kami lang yung gagawa. So ito yung big difference din talaga guys, yung spice kitchen na ito. So meron siyang hidden kitchen sa after ng mudroom. Dun sa Sterling Homes, wala. Halos magkalapit lang din sila nito ng
ng floor plan. Basically, ito po yung naging reference namin na layout. Ito yung show homes na pinili namin. And then, ayun nga, kinustomize namin yung mga bagay-bagay. Marami kami binago, tsaka may dinowngrade din kami. Tsaka yung mismong style ng bahay ay iniba rin namin. So, hindi ito yun. So, yun guys, kung gusto po ninyong malaman yung mga binisita naming mga area and specific communities, feel free to comment community sa comment section para lang malaman ko kung merong mga interested. So, ayun po. Thank you so much for watching this video. Please subscribe to our channel. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, PR immigration topics, and life here in Canada. Take care, guys. I'll see you again. Bye for now.